Kumusta at magandang araw mga kaibigan. Ako nga pala si Manganime at sa araw na ito ay panibagong review na naman tayo ng Black Clover. Subalit kung bago ko lamang dito ay don't forget to follow me para sa mas nakaka-excite na updates ng anime na ito. Bisitahin nyo na din ang Manganime review para sa mga short topics natin about sa Demon Slayer, Slime, Black Clover at sa iba pang anime. Kaya naman huwag na natin patagalin pa ito. Let's go! Konting recap muna mga kaibigan, sa nakaraang chapter ay nagsimula na ang laban sa pagitan ng mga Ryuzen at ng mga Paladins. Subalit bago pa mangyari ito ay pinakita na nagkaroon sila ng pagpupulong dahil alam na pala ni Ryu na darating ang mga Paladins sa pagsapit ng umaga. Kaya naman doon din ay kinalaban nila ang 5-headed dragons at nagawa nila itong papagsakin ng walang kahirap-hirap. Kung kaya't ngayon ay sisimula na natin mga kaibigan kung saan ang huling eksena ay naman nga si Sister Lily sa pinakita ng mga Ryuzen at sinabi ni Ichika na hindi sila magpapatalo dahil naniniwala ang kanilang shogun sa kanilang kalakasan. Makikita natin na pagkatalo ng 5-headed dragons at sinabi ni Ichika na marami silang naubos na Yoryoku, subalit hindi na raw nila kailangan ng lakas ni Asta dahil sila na mismo ang tatapos ng laban. Subalit tugon ni Sister Lily kay Ichika ay napapaisip daw siya kung maiiwasan daw kaya nila ang susunod na atake. At doon ay makikita natin ang biglang sulpot na Maika na malapit sa mga Ryuzen sapagkat pinagsama nila Sister Lily ang kanyang spatial magic plus ice magic ng isang paladin upang makabuo na isang Maika na hindi pwedeng takasan ng mga Ryuzen. At doon ay makikita natin nagtamo ng malaking pinsala ang tatlo at sinabi ng paladin na yun daw ang pinaka-epektibong paraan upang kalabanin ng mga ito. Sa kabilang banda ay makikita pa din nating nakatayo ang dalawa at sinabi ni Ichika na napakalaki ng tinataglay ng Yoryoku ng mga paladins at wika naman ni Kezukaku ay mukhang worth it naman palang hiwain ang kanilang mga kalaban. Kung kaya't patuwang sabi pa ni Kezukaku ay ano pa raw ba ang susunod nilang gagawin, at biglang pinakita ang isang paladin na gumagamit ng kanyang beast magic at nagpalabas ng isang bogeyman na may kakayahang kayang ilabas nito ang kinatatakutan ng isang tao at magiging katulad sila nito. Naging palaka ang bogeyman sa harap ni Kezukaku na sobra naman niyang kinahiyaw dahil sa makikita natin sa larawan na labis pala itong kinatatakutan ni Kezukaku. Kaya naman doon din ay biglang lumabas ang tatay ni Ichika. Kung kaya't wika naman ni Ichika ay totoo raw na nagkaroon siya ng pang-aabuso mula sa kanyang tatay noon. Subalit sa kalagayan niya ngayon ay hindi na ito tatalab sa kanya. Ngunit biglang may naalala si Ichika mula sa kanyang tatay at napapatanong ito kung hanggang kailan siya mabubuhay ng ganun at kailangan pa bang magkaroon ulit ng panibagong digmaan. Kaya naman tila ba umihiyaw ang kanyang tatay at sinasabing nangangalawang na ang kanilang galing dahil sa kapayapaan. At hindi raw yun ang dapat ginagawa ng isang nasa Yami clan. Kung kaya't nagulat at napapatanong si Ichika kung alaala niya ba ang kanyang nakikita. At sumunod na pinakita na sinasabi ng kanyang tatay sa kanyang kapatid na sa pamamagitan ng kanilang kapangyarihan ay maibabalik nilang totoong pangalan ng kanilang angkan at wika ni Yami ay ano raw ba ang sinasabi nito. Kaya pinaliwanag ng kanyang tatay na ang hawak niyang Oni Soul Pill ay isang gamot na kayang palabasin ang pagkauhaw nila sa dugo at natatangin nilang Yoryoku. Isa daw itong sekretong gamot na pinapasa sa kanilang henerasyon at gusto nitong ipainom kay Captain Yami subalit pinatigil siya ni Ichika. Kaya naman ang kanyang tatay ay pinili na lamang na ipainom ito kay Ichika at sumunod na pinakita ang nagmamakaawang kalahin nila na tumatakbo at si Yami ay nakaload na tila ba ay nanginginig at tinatawag ang pangalan ni Ichika. Pinakita din ang mga bangkay ng kanilang mga kamag-anak at makikita sa refleksyon ng espada ang mukha ng batang Ichika. Kaya naman masayang wika ng tatay ni Ichika ay hindi niya raw akalain na ganun kalakas ang kanyang anak at masasabi niya raw talaga na anak niya si Ichika. Bigla din pinakita ang batang Ryu na kung sasabihin daw kay Ichika ang totoong nangyari ay sobrang masasaktan nito kung kaya't makikita natin ang Ichika sa present na tila ba naguguluhan sa kanyang naaalala at natanong sa sarili kung siya ang pumatay sa kanilang angkan. Imposible daw na mangyari yun pero kung totoo man daw ito, ang buong buhay niyang pagkasuklam sa kanyang kapatid ay wala daw palang kwenta at doon ay inatake siya ng bogeyman subalit nagawa niya naman itong sanggayin. Sa kabilang dako ay tumayo naman ang iba pang Ryuzen at sinabing sila ang bantay ng kanilang bansa kung kahit hindi sila pwedeng matalo. Tugon naman sa kanila ni Sister Lily ay huwag daw silang mag-alala dahil si Lucius Sama raw ay bibigyan sila ng totoong kasiyahan at kapayapaan. Kaya naman doon din ay pinakitang muli na bumalik ang 5-headed dragons na sadyang kinagulat ng mga Ryuzen.
Samantalang si Ichika naman ay balisa pa rin at sinabi sa kanyang sarili na hindi siya pwedeng panghinaan ng loob dahil siya ay malakas. At sa mga oras na yun ay tatapusin na siya ng boogeyman na may itsura ng kanyang tatay. Subalit bigla niyang nakita ang imahe ng kanyang kapatid at hindi pala ito si Yami sapagkat si Asa na pala ito. Kaya naman sinabi ng ating bida sa boogeyman na ano raw ba sa palagi nito ang ginagawa niya sa nagtraining sa kanya na si Ichika. Makakalaban pa kaya si Ichika ngayong alam niya na siya ang pumatay sa kanilang angkan? Na perpekto na kaya ni Asta ang kanyang Zetten kung kaya't siya ay naroon na upang talunin ng mga paladins? Kaya naman kung nagustuhan mo ang ating video ay huwag mong kalimutang iwanan ako ng like at mag-follow na din upang updated ka sa mas nakaka-excite na chapter ng Black Clover. Maraming salamat! Hanggang dito na lamang, so let's proceed to shoutout sessions! And I can see my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.